Hello, future self. Ayan. So lately nagbabasa-basa ako ng articles at saka mga researches. So naghahanap ako ng magandang diet plan kasi medyo malaki na yung chunk of it. Dapat medyo mapalit natin. So nakita kong diet ay yung intermittent fasting na 16-8. So 8 hours akong pwedeng kumain, tapos after 16 hours saha pa lang ako pwede ulit. Ay, 16 hours akong fasting, tapos 8 hours ako pwedeng kumain kahit na anong regular na kinakain ko. So ito ang start. Ano na ngayon? Mag-aalas 7 na. So yun ang start ko, 7 o'clock. So meron pa akong 20 minutes para kumain. Ito ang kakainin ko. Pero bago ito, nag-merienda na kami kanina. Noodles na binili namin sa school. Ito yung pagkain ko ngayon. Yan. Isda. So ano to? Tatlong piraso yan. Meron pang dalawa. Tsaka pansit. Hindi na ako magkakanin kasi kumain na ako noodles kanina. Sa apple kanina. Tsaka meron pa naman ang ano. Pakita mo. Sige. Oh, ito daw. May sasabihin daw ako. Oh, ayan. Nakain siya ng kanin at tsaka tahong. Siyempre, ito ang dessert ko. Hahabulin natin yung 7 o'clock na hanggang dyan sa prutas. So, start tayo. Balitaan ko kayo ng ano na magiging progress. So, papakita ko rin dito yung itsura ko ngayon. Kung ano yung magiging physical changes natin pagkatapos ng ilang araw. Okay? So, kita-kita tayo. Kinakabahan ako. Baka di ko kayanin yung 16 hours na fasting. Anyway, sige. Kita-kita tayo. Update ko kayo ulit. Yan. So, tapos ako kumain ng 7:03. Busog. Sobrang busog. Pero, sa totoo lang, hindi ko sigurado kung aabot ako ng 11 o'clock. Bukas. Sobra. Ngayon lang ako nagsimula ng diet plan na ganyan. So, tingnan natin anong mangyayari. Ngayon, kung tingin ko sustainable, pwede. At saka kung merong resorts, tutuloy natin. Pero kung nahihirapan, kailangan maghanap ulit ng ng bagong diet plan. Kasi dapat yung diet natin, saka yung physical activities natin, dapat sustainable. Hindi po pwede yung pangayon lang kasi hindi naman tayo ngayon lang hindi naman ngayon pangayon lang ang fitness at saka health. So dapat kailangan sustainable lagi. Anyway, bukas, babalitan ko kayo kung nag-top out na ako o hindi. So yun lang. See you again tomorrow, 11 o'clock. Bye-bye! Hi! Ito, kakain na kami ulit. Second day ko na bali. Natapos ko na yung first 24 hours na intermittent fasting. Yan. So ito na yung last meal ko for this day. Kasi malapit na matapos yung 8 hours ko na window para kumain. So ito yung last meal ko for the day. Papakita ko sa inyo kung kakain ko. Okay? Pagkain ko ngayon ay nilagang baboy tsaka konting rice. Yan. Pero syempre, bago yan, kumain na rin naman ako ng nag-snacks kami kanina ng puto at tsaka ng konting noodles. Water please! Tsaka kamote. Water please, kuya! Tsaka kamote syempre. Pero konti na yung kamote ko kasi. Yan yung ulam namin. So medyo nakaka nung kanina pagising ko nung 8 o'clock okay pa we. Nung medyo nag 9:30 na medyo kumakalam na si Kumura. Parang di ako abot ng 11 o'clock nung first meal ko kanina umaga. Pero okay naman, tingin ko kaya. Kung pwede na sana, gumising na lang ng 10 o'clock para isang oras na lang. Antayin. Pero hindi naman. Tingin ko kaya pa. So anyway, second day pa lang naman. So, papakiramdaman natin.
Okay? Bye-bye.